Ayan. Ang galing mag-liquidate ni Sara Duterte. Diba? Walang butal-butal. Saktong-sakto ang liquidation. Nakakapagtaka lang po, no? Acknowledgement receipt ay pwede na po sa Commission on Audit. So, 16 million pesos ang nagamit ni Sara Duterte sa safe house para sa confidential funds niya. 16 million in 4 and 11 days. Imagine of that, saan po ang safe house na yan? So, kung ilan po sila, magkano? 16 million divided by 11. Ilan yun? 16 million divided by 11 days. Okay. 11 days. So, ang sagot is 1 million. Tama ba? 1,454,545.45. Okay. So, saan kaya yung safe houses na yan? Diba? Eto, saan ako nakatingin? Kasi I'm computing eh. Ayan oh. Ayan. Malinaw po. Diyan po ako nakatingin. Kasi nagko-compute ako eh. Diba? So, syempre, habang nagtatype ako, I make it sure na yung sinasabi ko ay with basis. Ayoko lang yung kudalang-kuda na wala naman po, na wala ka naman binabasa na evidence. Diba? 16 million in 11 days safe houses. Sa magkano yung renta? Dito sa may Soler, ang renta ng isang room po nila dyan is 28,000. Sa Marriott Hotel, 12,000 ata yon. So, saan yung 1,454,545.45 na house na yan? Ang galing, diba? Sobrang galing. Sobrang galing talaga mang lustay ng pera. Diyos ko po, Lord. Natutuwa na naman po ang mga uto-uto. Natutuwa na naman po ang ating mga kapatid na nauuto ng mga Duterte at ng Duterte vloggers. Ba? Ang galing! Saan kaya yung safe house na yan na ang presyo niya sa isang araw is 1,454,545. Diba? Ang galing na naman. Sobrang galing. Ang daming uto-uto.
Diba? Imagine 1,454,545.45 ang isang araw ng safe house na yon. Diba? Minimum wage earner ako, guys. Diba? Grabe. Grabe yung panglulustay ng pera ng opisina ni Sara Duterte. Ay, nako. Ang tanong, magkano ang bigayan sa mga uto-uto? Magkano bigayan sa mga uto-uto? Magkano kaya bigayan sa mga uto-uto? Diyos ko. Ang daming uto-uto. Wait lang. Ang daming uto-uto. Okay. Kahit saang lupalop ka siguro ng luxurious hotel, no? Wala pong 1,454, asan na yung computation ko? No? Mga uto-uto. Mga uto-uto. Wala pong 1.4 million na hotel. Diba? Grabe talaga manglustay. Grabe talaga manglustay. Syempre, pag tinira po natin yan, no? Sasabihin ng mga tagahimod ng puwet nila, titirahin ka din. Tapos, yung mga uto-uto, ipagtatanggol din si Pusit. Si Shiminit Light. Diba? Nang lustay. Yung isa, lustay ng pera. Diba? Yung isa, puro trabaho. Ano yun eh? Work ng presidente. Yung isa, naglulustay ng pera. Ayun. Yung isa, hindi po kasi official. Yung mga lakwatsera niya, pagpunta niya ng Germany, at kung ano-ano pa, hindi po yun official. No? Hindi po yun official na lakad ng Vice President. Ito, itong pinupunta ng ating mahal na Pangulo, official na trabaho. Diba? Like yung katatapos lang na 44th and 45th doon po sa Laos. Buti nga, namimigay ng ayuda. Yung isa, nangupit na, lagi sasabihin, binigay na ayuda pero binulsa. Diba? Iniwan na utang sa BBM, 13.8 trillion. Okay. 13.8 trillion ang iniwan na utang ni Duterte. Tapos nagbenta pa ng 49 na toneladang ginto. Tapos masama ang masaklap doon, laging sasabihin ng mga tagahimod ng dumi nila, pandemic. Nabigay ba sa lahat ng mga dapat makatanggap ng ayuda sa panahon po nila? Hindi po. Alam mo guys,
hindi po tayo binabayaran. Hindi lang po ako uto-uto. Hindi po ako uto-uto. Magkano ba yung bayad? Magkano ba yung bayad sa kabila? Kasi, ano, di ba? Ang galing nila magpakala ng fake news. Yun yung mga bayad. Ang galing nila magpakala ng fake news, guys. Oh, ganito yung mga ano, yung mga kaisipan ng mga uto-uto, nandito na ulit po, guys. Patingin nga ulit. Okay. Ito, sorry, ano pala. Wait lang. Okay. So, 13.8 trillion ang iniwan na utang ni Duterte sa Marcos. Ito ay base sa report ng Manila Times, which was published by Arlie O. Calalo on August 15, 2024. Okay, wait lang. Asa na yun? Wow, ha? Kailangan may subscription bago mabuksan. Hindi, wow. Ang daming souls. Ikaw pa. Ah, my goodness. Sabi po dito, former President Rodrigo Duterte left Malacañang with 13.8 trillion in national debt, with 72.3 was borrowed during his 6-year term. Duterte legacy. Nagbenta ng ginto, nag-utang ng 7.2 trillion. Pero, hindi po nabigyan ng mga ayuda, yung mga dapat bigyan ng ayuda. Duterte legacy, budol legacy. Sabi niya, tatapusin, o wawakasan ang traffic sa Metro Manila and 3 months. Natapos ang kanyang 6 na taon, pero hindi naman po natapos ang traffic sa Metro Manila. Yun ang totoong budol, di ba? Hindi po yun inspirasyon. Sabi niya, wawakasan niya ang trapiko sa 3 buwan ng kanyang panunungkulan. Hindi po yan pangako, hindi po yan aspiration o pinapangarap. Sinabi niya, pangako yan ni Duterte. No? Sabi niya, wawakasan niya ang traffic sa Metro Manila in 3 months. Natapos ang kanyang panunungkulan ng 6 na taon. Pero, hindi po nasolusyonan ang traffic sa Metro Manila. Wawakasan daw niya ang korupsyon sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan. Pero, natapos ang kanyang termino na dumami pa ang kanyang korupsyon. Saka po siya nagbigay ng statement na hindi niya mawawakasan ang korupsyon. Bakit?
Dahil sa kanyang administrasyon, nagkaroon po ng laganap na korupsyon tulad ng sa Farmali, tulad po sa mga overpriced na laptops at sa mga COVID. Diba? Sabi po ni BBM, pinapangarap niya na sana 20 pesos per kilo. Hindi po niya sinabi na pinapangako niya na gagawing 20 pesos per kilo. Diba? Liwanagin lang po natin, guys, magkaiba yung pinapangarap sa pangako. Hindi po nangako ang ating mahal na Pangulo na gawing 20 pesos per kilo ang bikas. Diba? Hindi po niya sinabi, hindi po niya pinangako. Ito po ay aspirasyon. Ito po ay pangarap niya. So sana, sa bagay, uto-uto pala, no? Uto-uto pala yung mga supporter ng mga Duterte. Kahit anong pagpapaliwanag mo na sabihin na magkaiba yung pangarap at pangako, syempre, paglalaban pa rin nila si Duterte. Kasi nga, uto-uto eh, di ba? Itatanong kung asan na daw yung 20 pesos per kilo. Di ba? Sayang naman. Kasi kahit sabihin mo na magkaiba yung pangarap sa pangako, ipagtatanggol nila si Duterte. Kasi nga uto-uto, 'di ba? Uto-uto eh. Uto-uto kasi mga supporter nila. Kaya kahit ipaliwanag mo sa kanila na magkaiba yung pangarap sa pangako, sasabihin nila nasaan yung 20 pesos per kilo. So, ano yun? Gusto nyo? Gusto nyo yung farmers? Gusto nyo yung farmers malugi? Gusto nyo yung magsasaka malugi? Ba? Diba? Kahit anong gawin mong paliwanag sa mga Duterte supporters, kung uto-uto talaga, wala na tayong magagawa, guys. Diba? Kahit ipaliwanag ko dito, kahit umiyak ako ng dugo, kahit ano pa, maglumpasay ako dito, kahit anong paliwanag mo na magkaiba ang pangarap sa pangako, uto-uto ang mga yan. Diba? Uto-uto. Kaya nga po, diba? Kaya nga uto-uto sila. Kaya nga po, ito yung target ng mga DDS creator, mga uto-uto. Kasi napapaikot pa rin nila kahit hindi totoo. 'Di ba? 'Di ba? Wilson Milanar, 'di ba? Ganun po ang uto-uto kahit magkaiba ang pangarap sa pangako, ipagtatanggol mo pa rin. Kasi nga uto-uto. Tama? 'Di ba? Kahit anong paliwanag po natin, uto-uto 'yan eh. Wala na tayong magagawa doon, uto-uto 'yan. 'Di ba? Uto-uto na po 'yan, guys. Kahit anong pagpapaliwanag mo, anong pinagkaiba ng pangako, anong pinagkaiba sa pangarap, wala na tayong magagawa, uto-uto talaga 'yan. Promise. Wala na tayong magagawa, guys. Uto-uto 'yan eh. Kaya nga madali po sila napaniwala ng mga DDS content creator o ng vlogger. Kasi uto-uto nga eh. 'Di ba? Uto-uto. So, yun lang yung masasabi ko sa mga Duterte supporters. Uto-uto. Kasi kahit anong sabihin mo, yung pangako at pangarap magkaiba.
yun pa rin, sasabihin na saan na daw yung 20 pesos per kilo na bigas. Diba? Diba? Ganyan yung uto-uto. Kahit ipresenta mo yung facts, kahit sobrang ipresenta mo yung facts, hindi nila tatanggapin. Uto-uto yan eh. Diba? Uto-uto yan. Wala na tayong magagawa dyan. Diba? Uto-uto talaga yan. Nako. Uto-uto. Diba? Kahit anong gawin po talaga natin, uto-uto kasi yan eh. Kaya nga po, kaya nga po yung mga DDS tuwang-tuwa. Kasi maraming pong nauuto. Alam mo yun? Mahihirap ang kadalasan uto-uto. Madali po kasi maging biktima ng pang-uuto ang mga mahihirap. It's already Philippine Standard Time is already 15:48. So, kailangan ko na po mag-prepare. Kasi 4 na, kailangan na po natin kailangan na po natin mag-out sa trabaho. Thank you guys for joining me in my live. Sa mga hindi pa po naka-follow o subscribe sa aking YouTube channel, please do follow Lakay Rega Bulletin or Lakay Bulletin. You could also follow me and my Facebook page, Lakay Rega Bulletin Wasa Pilas, and of course sa aking ex, Lakay Bulletin and Romel Lacano po. Sa aking personal account, baka gusto nyo pong bisitahin, Romel Lacpano po, my profile, kasama ko si First Lady. And then, yung Romel Lacpano po na nasa House of Representatives. Thank you po sa mga bashers at mga uto-uto. Maraming salamat po. Na-appreciate ko ang inyong engagement, no? Matyaga po kayo talaga na nanonood sa akin, and I very appreciate it. Thank you and see you again tomorrow for another exciting and informative conversation with you and to all of you guys. Diyos tag-ina kada kayo amin. Goodbye po.